Guys, always like and subscribe. Right, ikatan. Yes, dyan lang kayo. Today is the first day of the Modified Enhanced Community Quarantine. Whatever that means now, kasi for the past year, na-observe ko lang naman, parang paiba-iba ng guidelines eh. Pare-pareho ng tawag, nagkakaiba lang, mayroon lang mga slight tweaks. Anyway, earlier nagpunta ako sa Unbox Green Hills kasi nagbukas na kami. And yun, nag-iisa ko ng stocks. Actually, nag-rest stock ako and yung clip na kinuha na ko kanina, I'll be sharing that with you ngayon dito sa vlog na to. And I'll be answering a couple of questions later after nito. Siguro ngayon bago ako magpakita sa inyo nung restocking ko sa sa Unbox Green Hills, magsasagot lang ako ng isa na mga sa comments to eh. Random comments. Hindi ko na na-screenshot pero flash ko na yung question. Ito tungkol sa taxes. Taxes daw sa influencers, BIR. Ngayon, kaya ko inuna to kasi hindi ko siya masasagot ng maayos ngayon because hindi ko pa siya nababasa. I actually shared yung post ng BIR sa personal profile ko para ka ako mabalikan ko and mabasa ko siya na maayos. Kasi for sure, may mga guidelines naman yan. And parang kumbaga ayoko agad mag violent reaction na uy, may tax nito yan. Siyempre, let's see. Baka naman kasi mayroon talagang katwiran na kumbaga yung argument ng BIR kung bakit nila ini-impose yun. And to be honest, marami naman talaga kasing influencers na if you think about it, yung in-earn nila, dapat talagang magkaroon ng tax. Kasi may element of pagiging unfair dun sa mga may trabaho, sa mga may businesses. Anyway, yun lang naman. So parang kaya ko inuna siya kasi babalikan ko siya once na ma-research ko na siya na maayos para masagot ko naman ng maayos din. Kung hindi ka pa subscriber, if you're checking the channel for the first time, please subscribe. Click the subscribe button, tapos click nyo na rin yung bell button para manonotify ka kapag may bago akong video. And yun, pakilike nyo naman yung video, yung alam nyo yung like na yan, very simple na ginagawa, very easy na gawin yan ng mga subscriber or ng mga viewers, pero sobrang laking tulong yan sa aming mga creator. So, like this video and kung pwede, share nyo na rin. Share nyo sa Facebook nyo, sa Twitter, or kung saan man. And yeah, ito na yung clip natin sa Unbox Green Hills kanina. So, we are here at Unbox Green Hills. Nag-reopen na tayo ngayong MECQ. Nag-rest ako dito sa box ko, cabinet number 64. Share ko lang sa inyo yung mga items ko ngayon. So, box number 64. Bukas pa yung cabinet ko. So, meron pa rin tayo rito yung Reebok Classic Slide na size 8, 1,200. Shock Gnosis, nag-iisa. This is 5,000 pesos, size 9. Insapong Fury, 10.5, 3,500, this is brand new. Doon tayong Superstar niya Women's, 2,900, yun yung size niya. Interval, size 10, 3,000 pesos, brand new. Other Interval, black and white, 2.5 naman to, size 9.5. And size 10.5 na Reebok, DMX 2200, 2,000 pesos. Sinama ko na rin itong hindi nagamit ng anak ko na Crocs Toddler with Lights, 799. Pag binili nyo yan, may libreng laruan. Mamaya pakita ko sa inyo. Then, okay, meron tayo rito ang Assassin's Creed Reebok Club C, size 8.5, 5,000 pesos for this one. Nilagay ko na rito itong Arvo ko, size 11, kasi hindi ko magamit. So, that's 800 pesos na lang yan, guys. Workout Plus 27, size 10.5. Skip natin to kasi meron sa baba niyan eh. Yung Joshua Vides Converse Chuck 70, 3,500. Size 10.5. Size 10.5, 2.5 na lang. Reebok Astrek na brand new, walang box. Itong Puma na to, collaboration pa rin ng Diamond Supply. May remaining pa tayo dito. Teka, ayan. 3 pairs, so isa yan. So, meron tayong size 10, 11,
tsaka to 10.5. So this is at 4,800 per pair. Ito yung kasama ng Crocs ko. Yun yung laruan na libre pag binili mo yung Crocs. Yung dalawang Ice Perm. Meron tayo rito yung used ones na Santa Claus, 1,500. And brand new na More Good Less Evil, 2,000 pesos. Nagsingit rin akong laruan na sobra ng anak ko. My Little Pony. Set of 10, 200 pesos na lang yan. Tapos niya pa rin yung mga slides natin, 1,000 pesos per pair. Mostly, blue na size, na size 9 ata, tama ba? Kasi mostly size 9 eh. Ayan, may mga size 8 din. Tapos may nag-iisang black na size 8. So, yan. Box number 64. Ayan. Yan pa rin si Little Ray. Nga pala, hindi ko nabanggit to. Yan pa rin yung ating mga Brain Twister. 50 pesos each yan, guys. So, nakatago lang yan sa ilalim or space. Pero, you know, there. So, visit Unbox Green Hills bukas na uli. Follow safety protocols, social distancing, and magiging limited din yung mga customer na pwede makapasok dito. Pero, importante, back in business tayo. Check it out. So, yun yung clip ko earlier when I fixed my cabinet, my box, Unbox Green Hills. Yun yung mga bago kong binibenta. So, kung may mga sapatos doon or any item na interested kayo, just you can drop by there, of course. Make sure lang to follow the protocols. And alam ko sa Unbox Green Hills Instagram, meron sila doon sinasabi na you can send them a DM ng screenshot ng gusto ninyong pair sa isang box. Of course, dapat you know kung anong box yung item na yun binibenta. Pero not really sure how that works. Hindi ako nagkaroon ng chance to ask them kung paano mag-work yung ganun kapag virtual din yung pagbili, isi-ship. Anyway, just inquire sa Unbox Green Hills Instagram. Nasa description box naman yung link na. And remind ko lang kayo, guys, road to 5k subscribers tayo, and once we 5k, meron tayong giveaway. Basta pag medyo malapit na, I'll be announcing the mechanics and kung ano yung mga magiging prizes nun. So, yun. 5k giveaway. Tapos, ano pa ba? Basta make sure to subscribe. Subscribe sa channel. Follow me on Instagram. Follow me on Facebook. I was asked about the Travis Scott Low yung fragment. May comment daw ba ako doon sa bagong in-implement ni Titan na Zoom meeting? And to be honest, wala akong idea kung anong nag-transpire eh. Nakikita ko lang sa mga posts, sa mga comments na may mga inabot ng 4 hours, 5 hours doon sa Zoom meeting. I understand yung ginawa ng Titan na yun is to minimize na parang una yung mga bots. Kasi syempre, pag bots na ang kalaban ng mga simpleng buyers, wala na. Finish na yun. Tapos na yun. Kasi siguradong mabibili na ng mga bots yun. Ngayon, parang ano to, parang one of their steps siguro para to eliminate resellers. Hindi ko alam kung yun yung ginagawa ng Titan, no? Pero for me kasi, hindi siya ganun ka-effective. Para sa akin, ha? Nabasa ko rin sa isang komento sa isang group, I forgot kung ano, hindi ko rin na-screenshot yun. Pero may point siya na parang, okay, so maghihintay ka ng hours dun sa Zoom link or Zoom meeting or doon sa room kung nasan yung maghihintay ka sa room. Virtually naman to. So, medyo hindi siya applicable dun sa mga gustong bumili ng sapatos na may trabaho. Weekday nila ginawa yun, diba? So, medyo dun sumabit eh. Kasi may mga sneakerheads na may mga day jobs. So, they had to siguro leave their day jobs. Baka may mga nag-half day na dyan. May mga natenggahan na napendingan na ng mga trabaho nila. And yung iba talagang completely iniwan yung trabaho para mag-focus dun sa raffle. So, medyo hindi siya ganun ka-ideal. Siyempre, yung mga resellers, mga full-time resellers especially, may oras yan. May oras yan na pwedeng patayin. So, they can stay hanggang sa mabunot. Raffle naman yung nangyari. So, random siya. At least yun yung, that's how they convey it. Ha? Pero, marami pa rin ako nababasa na hindi ganun kasold
dun sa naging process, mayroong mga hindi nila masyadong ano, hindi nila masyadong kumbaga ramdam na random siya. Na parang ganun din eh. Parang hindi rin natin alam, hindi rin transparent. Anyway, wala ako dun. Pero for me, it's a good thing na meron sila mga steps na tinitik para sa, you know, eliminate bots or siguro resellers kung yun man talaga. Pero this is not it. They have to formulate other stuff na pwedeng ma-implement sa mga susunod. So, yeah, I think this is not it. Pero good job pa rin 'yan sa ano, sa Titan na nag-effort sila kasi sa side naman nila ganun din. Nag-alat din sila ng oras and effort dun sa naging proseso na 'yon. So, good job pa rin, pero hindi ko masasabing solution siya. Going forward, as in yun na talaga, feeling ko hindi. Ano, yun lang yung parang position ko dito sa usapan na to about the Travis Scott lows na to. And yun, maraming salamat. Again guys, MECQ na tayo. And di natin alam kung ano yung mga susunod na linggo, kung magbabago pa, luluwag ba, hihigpit ba. Magkakaroon ba ng bagong variant? Sana wag naman. Tapos ito bang mga variant ngayon na existing? Alalakas pa ba ito? Ano ba mangyayari? So, basta mag-pray lang tayo guys. Pray tayo na hindi na lumala. And of course, yung prayer, ultimate prayer naman is matapos na ito. So, basta ingat kayong lahat and make sure to follow protocols. Paglalabas kayo especially, ingat. And kung may pupunta kayong establishment, follow nyo yung existing protocols ng mga establishment na pupuntahan nyo. Like sa Unbox Green Hills. Again, Unbox Green Hills is open from I think 11 a.m. to 6 p.m. box number 64 ako. And kung Unbox Green Hills renter ka, comment down mo dyan yung box number or letter. So maraming salamat for checking this video out, and ingat kayo lahat. Again, 5k subscribers, subscribe, follow, and I'll see you on the next one.